Welcome back to my blog. So, magtuturo na naman po tayo, mga beshi. Ang ituturo po natin ngayong araw ay the state of matter and part of the speech. So, sa isa muna po tayo, mga beshi. Part of the speech are noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction, and interjection. So, sa isa naman tayo, mga beshi. The state of matter are solid, liquid, gas. The example of solid are bato, upuan, kahoy, at marami pang iba. Ang solid po ay matigas po yun. Next, liquid. Example of liquid are pabango, juice, milk, at madami pang iba. Pinapaikli ko lang po, mga beshi, ha? Makusabihin niya, tatlo-tatlo lang po. Ang liquid po ay may kahalong tubig. Next, gas. The example of gas are balloon. Alam nyo ba, mga beshi? Ang balloon po ay ginagamitan ng helium or gas. Kasi po, pag hindi po yung ginamitan ng hangin, hindi po yung lilipad. Next, steam. Diba po, mga beshi? Pag nagluluto po tayo or nagpa-plancha, di ba po may usok yon? So, ayun po ay gas. Last, tire or gulong. Alam nyo ba, mga beshi, ang gulong ay ginagamitan ng hangin kasi po, pag hindi po ito ginamitan ng hangin, flat po siya. Hindi po siya aandar. Oops, may pahabol po tayo, mga beshi. Ayun po ay utot. Utot po. Hangin din po yun. Ang gas po ay hangin. Up. Kaunting kaalaman naman po tayo, mga beshi. Kilala niyo po ba si Manuel Quezon? Si Manuel Luis Quezon ay kilala bilang ama ng wikang Pilipino. At tinagurian din siyang Republika ng Pilipinas. At siya rin ang naging una pangulo sa Commonwealth ng Pilipinas. Ayun lang po, mga beshi. Sana po may natutunan po kayo sa vlog na to. Like nyo lang po kung may natutunan po kayo. Bye! Wait lang pala, mga beshi. Don't forget subscribe and like and comment down below.